Nandito tayo mga kadiskarte sa rooftop. Bali, ito yung nagawa na doon sa rooftop. Bali, nagawa na ng wall cladding. Bali, ang ginamit namin na wall cladding ay yung long span din. Yung binubong din namin, yun din yung dinungding namin para maganda rin ang design mga kadiskarte. Madali ding i-install. Kung magpapagawa kayo ng ganito mga kadiskarte, mas mabilis din i-install to. At matatagal din ng ganitong wall cladding kaysa sa hardiplex. Bali, hindi pa tatapos mga kadiskarte. Magandang umaga sa inyo mga kadiskarte. Welcome back muli sa aking munting channel. Nandito tayo muli sa aking munting bahay. Nandito tayo sa taas sa may rooftop. Bali, i-update ko kayo dun sa mga nagawa na. Bali, pansamantala lang muna yung tinigil kasi kinapos tayo sa budget. Kaya umuwi muna yung tatay ko para umuwi muna sa Quezon. Alabat para gawa nang may gagawin din siya doon. Tinigil muna ito para kulang na rin kasi sa budget. Bali, papakita ko sa inyo mga kadiskarte yung mga nagawa na. Pero bago yan mga kadiskarte, kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like at pa-subscribe nyo lang ng channel. Pindot nyo rin ang bell button para sa bago ko pang mga videos na i-upload. Para let's mga kadiskarte, papakita ko sa inyo. So ito mga kadiskarte yung rooftop ko mga kadiskarte yan. Update ko lang sa inyo yung nagawa. Ayan. Bali, pansamantala muna ang tinigil kasi kinapos tayo ng budget. Ayan. Bali, marami pang dapat gawin. Marami pang dapat na trabaho at marami pang materials na kailangan bilhin para matapos ito mga kadiskarte. Ito yung kabuuang rooftop dito sa aking unit sa Lumina Row House. Bali, ito yung pinalagyan natin ng second floor. Tapos merong rooftop sa taas. Yan yung ating mga yung gutter sa gilid. Bali, hindi pa siya tapo, hindi pa finish. Yan. Bali, kailangan pa ng papalitahan pa. Tapos lalagyan ng puste yung ganun lang din kataas. Yan. Tapos papalitadaan at ipipinis para magandang tingnan siya mga kadiskarte. Tapos itong mga bali itong part na ito mga kadiskarte ay lalagyan ko na lang ng railing yan para hindi masyadong mabigat ang load ng ating slab. Ayan. Yan, bali ito yung parting yun ay ilalagyan na at acid na dahan natin ng hollow block at bubuusan natin doon sa kanto. Tapos itong posting to, yan. Medyo mahirap dito mga kadiskarting mag gumawa na o magpalitada kasi so ito mga kadiskarte yung ating pinalagyan na bubong sa ating rooftop. Ito yung poste mga kadiskarte, yung pinakita ko sa inyo yung last video ko nung hindi pa siya napapalitadahan mga kadiskarte. Ayan, bali na-finish na, napalitadahan na. Ang ganda sa dulo. Tapos itong isang poste rin, yan, napalitadahan na rin. Tapos yung gutter natin, finish na rin. Yan. Bali ito mga kadiskarte, ilalagyan na lang natin ang railing dyan. Kaya may abang siyang bakal. Railing na siya.
Tapos ito mga ka-discord ito, kung napapansin nyo yan, yan. Yan. Medyo mataas to, tapos mababa yun. Bale yun ay, ito kasing part na itong kalahati ay natapingan na. Bale ito ay, itatappings pa natin. Medyo marami pang bistay ang ating magagamit yan. Para matapingan, para pumantay siya dito po. Elevated siya pababa ron para yung takbo ng tubig papunta doon sa may yan. Papunta dito sa ating yan, dito sa ating spout yan. Yung ating floor drain. Yan, kaya kailangan yung mapagatidahan na rin to. Kasi minsan dito na iipon yung tubig di sa parting mababa na to. So yan, magandang tingnan mga ka-discarte pag na-finish na yung gutter. Bale, medyo marami pa tayong kalat dito, marami pang gamit na nakatambak. Pag natapos ito mga ka-discarte, yung ibang mga awan, i-dispose na natin para meron pa kasi tayong mga ilan-ilan na magagamit dyan. Tapos ito mga ka-discarte, yung ating bintana rito mga ka-destructive. Bale, tinaklaban muna natin ng pansamantala na yero. Yan. Bale, yung ating pamporma dati ay itinakip muna natin dito sa ating bintana. Para pag naulan kasi mga ka-destructive ay nababasa. Bale, yung tubig ay pumupunta dyan. Nababasa dun sa loob. Kaya tinaklaban natin muna pansamantala. Pero pag magkaroon tayo mga ka-discarte ng budget, yan. Ang ilalagay natin dyan ay yung awning type na window. Para maganda siyang tingnan. Bali, plano ko rin ito mga ka-discarte. Lalagyan natin ng insulation. Bali, lalagyan natin ng plywood dyan. Yung pinakang wall niya. Para hindi kita yung mga ganyan. Hindi magandang tingnan. Tapos ito mga ka-discarte. Bali, kaya ibang kulay ito mga ka-discarte. Bali, ibang binilang ko nito. Bali, sa ikinan lang yung yerong yan. Bali, may nagbinta lang sa akin na nasa 480 yung tin pit. Bali, yung brand nyo kasi nasa 700 mahigit yung ganyan. Yung tin pit niya, bilo, kaya medyo tayo nakamura dito, kaya kinuha ko rin to. Presyong gumamit din tayo ng discarte eh. Para makatipid-tipid tayo sa mga materyales natin. So yan, bali mga ka-discarte yung ating mga yung process natin. Bali, kailangan pa natin itong pinturahan lahat. Bali, nalagyan natin yung ibabaw muna ng primer. Para hindi siya kalawangin, para inunang lagyan yung ibabaw ng ating process para mapatungan na ng yero. Kasi itong ilalim pwede nung ihuli na lagyan ng pintura. Tapos itong discard, naglagay tayo ng pasamantalang sampayan. Maganda rin din kasi mga ka-discarte yung mayroon tayong rooftop. Mapapaglagyan natin ng sampayan yan. Para dun sa harap kasi kami nagsasampay para hindi pangating tingnan paglagyan na yung mga sinampay dun sa harap ng bahay. Kaya mas maganda dito sa taas hindi agad makikita ng ating mga bisita. Ito yung ating dulo ng ating rooftop. Tapos ito mga ka-discarte yan, yung ating pinakang wall natin na yung long span na yero. Bali, kinuha nga tayo sa budget. Hanggang ganyan lang muna. Tapos naglagay tayo dito mga ka-discarte ng
ng tawag dito yung sa lolo o yung box gutter type, box gutter type. Tapos nagtagay tayo ng spout, lalagyan natin dito ng dos na PVC para yung bagsak ng tubig ay hindi makasira ng ating simento. Ay, maayos natin. Medyo yan, madumi pa ito yung sikidhan nating binilang yero, kaya gaya ng itsura. Medyo may mga gasgas din. Sikidhan kasi yan. Bali, lilinisin na lang natin na papatungo na rin ang pintura. Bali, inilagyan natin ang flat bar dito sa ating box gutter yan, para matibay. Hindi matibay ito mga kapatid. Hindi mo lang siya nagalaw yan. Bali, winilding natin dito mga kapatid yung flat bar. Para pinakang sasalo dun sa ating box gutter. So, mga kadiskarte, ang init na dito sa rooftop ngayon, medyo mataas na ang sikat ng araw. Bali, ito ang itsura ng wall cladding namin. Yan. Ito yung itsura ng rooftop. Yan. Wow. Ang gandang design ng pagkaka-wall cladding gamit ang long spud na yero. Yan. Tapos, gumamit kami ng box type na flashing at yung box gutter type. Yan. Bali, hindi pa ito tapos mga kadiskarte. Bali, so yung mga kadiskarte, yan yung ating mga compatible doon sa ating box gutter. Bali, nilagyan natin ang support na bracket. Yan yung ating kabuo natin. Nang roof natin. Roof deck, roof. Start na ang tsura ng ating wall cladding na yung ating ginamit na long span para sa ating wall. Bali, kulang na lang yung mga kadiskarte yung awning window natin ilalagay. Pag nagkaroon tayo ng budget mga kadiskarte. So hanggang dito na lang muna mga kadiskarte yung aking video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ng aking channel. Kahit na rin ang notification bell para sa bago kong mga videos niya upload. Bye-bye!